Isang magandang araw na naman sa inyo lahat, guys. Welcome back sa aking YouTube channel. This is Makoy Tech PH. For today's vlog, ito meron tayo dito nga TCL 55 inches na TCL. Dinala na lang isang kababayan nating Pinoy. Ayan, bali ang problema niya, ito pe-plugging ko. Yan, nung pinalagin ko siya, meron siyang standby indicator light. Ito. Kulay puti. Yan, kulay puti. Okay. So, i-power on natin gamit tong remote. Yan, pinapower on natin. Ayun. Nakita niyo ba, guys? Ayun, oh. Kumurap lang yung TCL tapos nawala na. So matik yan pag ganyan, backlight issue. So ito guys, itong unit na to, isang buwan na mahigit sa akin to rito. Actually na orderan ko na to ng parts. Nung unang order is hindi ko alam kung ano nangyari sa order ko. So nagtry ako kasi after 27 days wala pa rin. Pina-cancel ko na yung unang order ko. And then nag-order ulit ako nung last 16 ng October, 16 ng November. So ito, na-receive ko na yung aking in-order 9 days lang. So nandito, nandito yung parts nyan. So yan, na-check ko na yan. Backlight ang issue nyan. So samahan nyo ako guys at palitan natin ng backlight yan. Ito yung in-order ko. Safe na safe. Galing AliExpress. Naka-PVC pa siya. Okay. Ayun o. Oh. And unboxing na rin tayo. Yun. So yan yung kanyang mga LED backlight strip. Ayun. Okay guys. So samahan niyo ako. Medyo madali lang itong repair na to, pero delikado. Syempre, alam niyo naman ang panel is napaka-delikado niyan. Okay, tara samahan niyo ako guys, bubuksan ko na to. Yan ang model niya. 55D2900. Okay, bali nabuksan ko na yan kaya mapapansin niyo tong warranty seal niya sira na kasi nung nandito si customer, chinek namin yan bago siya umalis kaya masigurado yon at alam niya yung condition ng unit kaysa yung hindi mo nabuksan tapos malalaman niya na lang na ganun ang sira. Medyo mahirap ipaliwanag yon. So bali yan, bubuksan ko na yan. Guys, bali ayan, maging familiar ulit kayo sa parts nitong ganitong klaseng model.
So napakaliit lang ng kanyang main board. Ayan, no? Halos isang ano ko lang, isang dangkal ko lang. Tapos kanyang panel board, ayan, dalawa, left and right. Power supply niya, okay. Medyo madumi. Wala naman mga bloated na capacitor. Ayan, okay, good naman. So lilinisan lang natin 'yan. And then bubuksan ko. Guys, bali natanggal ko na yung kanyang frame. So ito, kung mapapansin nyo, meron siyang side cup dito sa may left side, pero nasa kanan yan kasi nakaharap, saka dito sa kabilang side. Okay, so yung mga ganyang klaseng mga unit, guys, medyo madali itong ano, madali itong i-repair pag merong mga side cup, dual side cup, madali yan. So ngayon, na-proceed na tayo ngayon sa pagtatanggal ng panel. Ayan, guys, ha. Lagi kong pinapaalala sa inyo, kapag kayo magkatanggal ng panel, ay doble ingat. Kung maaari, gumamit kayo ng ganitong klaseng tools, yung suction cups. Ayan. Pero kung sanay na kayo, pwede nyo naman na kamay na lang yan. Pero ako, gagamitan ko nito yan para safety. Okay? Ginagawa ko to sa kanya kasi meron siyang adhesive. Okay, so pag bigla niyang angat yan, may tendency na mabasag. So angat-angat ko lang ng konti. Kung sa tingin niyo ay umaangat-angat na, yan, okay yan. So gamit lang kayo ng ID, yung yan, oh, yung plastic na ID lang na ganyan. Slide nyo lang. Ayun, doon ko siya nilagay sa ibabaw ng box ng 55 inches na TCL. Gamit lang kayo ng yung parang ATM o yung card. Yun ang pang-slide nyo para umangat itong lock sa bracket nya. Yan, oh. Yung clip nya, slide nyo lang doon. Angat yan. Okay, halos natin isa.
tumba pa yung aking tripod. Ano ba yan? Okay guys, balito. Ayan na yung kanyang set of backlights. So, bubuksan ko yan. Then, i-check natin isa-isa. Para malaman natin kung alin dyan yung may problema na backlight strip. Okay? Kahapit siya. Grabe yung kanyang ano, yung nilagay na double-sided, ang kapal. Guys, kita nyo ba? Ayan o, yung double-sided niya o. Lintik, grabe. Ayan o, mayroon pa dito, silalim. Sigurista tong TCL na to ah. So ito, i-check natin isa-isa yan. Gamit yung ating DIY na backlight tester. Ito yung ating backlight tester na DIY. Okay, check natin itong isang strip dito. Okay, ayan guys. Oh. Dito sa may unahan, ito, ito isa. Isa hindi umilaw. Okay. Ito, isa. Sa isang strip, bali lima yan, limang backlight, isa yung hindi umiilaw. Ito, isa. Sunod na strip natin. Ayun. Isa din. Ito, isa. Sunod na strip. Kita nyo ba? Lapit natin. Ayun. Yun, dalawa guys. Yan, dalawa. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Okay? Itong sumunod na strip. Yun, isa. Isa. Okay? So, lipat tayo sa kabila. Kabilang side. Eto. Dalawa. Dalawa ang pundi. Okay. E dalawa ang pundi niya. Isa. Hindi niya pala kita. Ito isa. Dalawa. Sumunod na strip. Okay, good. Sumunod na strip. Ayun, isa. Isa. Yung huling strip. Totally wala.
So, kapag ganyan guys, yan, ang advice niya sa mga ganyan, lalo na kung ako gumagawa, palit buong set talaga ako niyan. So, yun, klarong-klaro yun, talagang inactual natin, i-check yung backlight strip, talagang pundi talaga. So, ito, babaklasin ko ito muna ng mga to, napaka-pahirap pa rin, no? Ito nyo, tatanggalin nyo na lang yung backlight strip, meron na namang screw. Diba yan? Dami. Ang dami ko na naipon na screw. Ayan, no? Pagtanggal dun sa may filter frame niya na, ano, na sheet, yung reflector sheet. Ang dami pang, ano, screw. Sige na. Reklamo tayo na reklamo. Hindi tayo babayaran ito, eh. Yan Toshiba ang TCL, napakadaming ano niyan, napakadaming screw, naka-screw na yan, may minsan may double sided pa yan, may iba. So guys ha, ito kahit di ko pa nasisilip tong yung backlight niyan, kahit di ko pa nabubuksan yan, inalam ko yung mismong part, mismong eksaktong parts niyan na gagamitin. Kasi nakikita ko sa ibang grupo natin o sa ibang mga nagkatanong ng mga kasama natin technician, minsan na medyo hindi nila alam yung backlight na gagamitin. So ito, bibigyan ko kayo ng idea. Sa pag si-search ng backlight, kung ano yung mismong parts na gagamitin mong backlight sa isang unit, ang i-search mo sa Google is yung mismong unit. Unang-una yon unit. For example, katulad nito, TCL D2900, ganyan, for example. Search nyo yan. Kung hindi nyo makita sa ano sa mismong Google, gamitin niyo yung apps ng ano ng AliExpress guys. Yung AliExpress guys, yon more ano siya, more pag nag-search ka doon talagang pumapasok talaga yung mga parts kasi halos doon nakikita ko yan eh, yung Banggood saka yung TCL, yung AliExpress. Ngayon naman kung nabuksan niyo naman ito, may kita niyo naman yung parts. Kung ako kasi hindi ko na binubuksan yan. Kumbaga isang bukasan na lang. Pag dumating na yung parts, ako lang siya bubuksan. Ayan, nandyan yung part number niya guys. Yan. Okay. At meron pa pala isang ano, meron pa pala isang way. Minsan sa YouTube, pero iilan lang ha. Minsan sa YouTube, pag may mga video doon na nag-vlog, pinapakita nila yung mismong model. Katulad ng ginagawa ko. Pinapakita nila yung mismong model. And then makikita nyo na yung mismong yung ano niya, yung mismong backlight. So, i-compare nyo ngayon yun sa Google o sa AliExpress o sa Lazada, sa Shopee, kung ganun din ba yung nakikita nyo sa may online. Kung ganun, yun.
Katulad na sa ginagawa ko, ito, sa mga yung procedure na ginagawa ko, pinapakita ko yung model. And then, magkaka-idea na kayo kung anong itsura nung backlight nung ginamit sa unit. Okay, guys? So, sana magkaroon kayo ng ano dyan, idea. Okay? So, skip ko muna yan na install ko yan. Skip ko na lang kasi hahaba pa yung video. Okay guys, na-install ko na yung ating bagong backlight. So, gagawin ko dyan, ititest ko ulit yan ng actual bago natin ibalik. Actual test ulit natin gamit yung backlight tester. Mahirap magbalik. O mahirap magbukas ulit. Okay, good. 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 Okay, good. Good lahat, guys. So, ito yung pinagpalitan natin. Ito. Yan. At saka doon sa kabila, ayun. So, ibabalik na natin yung ano nito. Ang reflector sheet nito. Tapos, huwag muna natin ibalik yung panel. Final test na natin kung nakakabit na yung kanyang board. Okay? Okay guys, tuloy tayo. Bali ito. Hindi ko muna binalik yung panel kasi siguraduhin muna natin na iilaw yung backlight na in-install natin para iwas sa doble trabaho. So yan, kinabit ko yung board, binalik ko. Yan, naka-plug in na yan. Yan, naka-standby. I-power on ko, gamit yung remote. Yan, may kita nyo kung iilaw yung backlight. Ayun, yan na umilaw guys. So, yun, oh. Umilaw. So okay na yan. So ibabalik na lang natin yung ibabalik na lang natin yung ating panel diyan tapos final test na tayo. Okay? Okay, skip ko na lang pagkakabit ng ano na yan, ng support niya para sa reflector sheet.
Okay, nailapat natin at safe natin na i-landing. Kasi yan ang isa sa mga pinakadelikado, yung pagtatanggal at saka pagbabalik. Yan, isa na lang yung pagkakabit ng kanyang frame. Pag nalampasan natin yung pagkakabit ng frame at walang naging damage, okay na, success na tayo dyan sa ating ginawang pag-i-repair. Yan, tatandaan nyo lagi yan guys ha. Iingatan nyo yung panel na yan. Saka nga pala itong panel na to, ng TCL, napakanipis. Same nung Toshiba na ginawa ko noong nakaraan na 49 inches. So, doble ingat lang guys. So, ito, babalik ko na lahat yan. And then, proceed na tayo sa sunod na step. Okay, final test tayo.
Okay. Okay guys, ayan, final test tayo. Medyo napagod ako dun ah. Okay, final test tayo, ayan. Naka-plug in na yan. Naka-standby na. So, i-power on natin sa remote. Okay. Ayan, pinapower on mo sa remote. Ayun. Buong-buo na yung TCL. Ayan. Okay. So, punta tayo sa menu. Check natin yung kanyang picture. Ayun, backlight niya 60. Okay. Ideal yan, 60 guys ha. Okay, 60. So, yan eh. Observe na lang natin yan. Lalagyan ko ng input. So, ipopause ko muna. Lalagyan ko ng input para panoorin natin. Okay, balik tayo guys. Ayan, nalagyan ko na ng input. Kasi ito eh, basic LED lang to. Hindi to smart TV. Ayan, nilagyan ko na lang siya ng input. So, ayan, successful yung ating ginawang pag-i-repair. Yung pagkapalit ng backlight. Overall na ginawa natin, yun lang. Nagpalit tayo ng backlight strip. Buong set. Ayan, advice ko sa mga kasamahan ko, mga technicians, sa mga baguhan na papasok sa pag-i-repair. Kapag marami yung punde, o more than 3 pataas, palit na kayo ng buong strip. Okay, buong set. Bali yan. Konting ingat lang talaga guys sa panel, pagdating sa panel. So ito eh, bababad ko na to ng hanggang mga 10 oras. Tapos pwede ko na tong ibalik sa may-ari. So bali, ang ganito na lang guys sa lagi nyo tatandaan, tayong mga tech vloggers, kailangan mahaba yung pasensya natin sa mga kumukutsa sa atin, yung mga basher natin. Yan, kailangan habaan natin yung pasensya natin, kasi kung di mahaba yung pasensya natin, mag-quit na lang tayo, no? Katulad nung ginawa ko, nag-quit na lang ako sa grupo. Hindi, biro lang guys. Kasi marami na rin, busy na rin kasi ako. Busy na rin ako sa aking trabaho. Ang dami kong ginagawa. Kukunti na lang kami rito ng technician sa aming company. Tatlo na lang kami. So dumadami yung trabaho ng 5, nagiging trabaho na lang ng 3. So hindi ko na mapagsabay-sabay yung pagiging admin pa ng grupo. So yan, shoutout sa aking master na si Master Mojajos Technique. Yan, continuous mo lang yan master yung ginagawa mo. Kahit wala ako dyan sa grupo, gabayan mo sila. Although maraming mga pasaway dyan, hindi kaya ng powers ko eh. Kaya bahala ka na dyan. Pero team ano pa rin tayo, team Pinoy Tech Vloggers pa rin tayo, hindi mawawala yun. So, hanggang dito na lang guys. This is Makoy Tech PH. Ingat kayo dyan lahat sa Pinas. God bless us all. Peace out. Bounce.